Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Bong-Bong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Bong-Bong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Bong-Bong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugunita natin si Santa Escolastica, isang dalaga. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na ang iyong nakikiisa sa atin sa banal na misang ito. At patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang ating mga kapatid, ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. At patuloy nating ipinagdarasal ang lahat ng mga intensyon at inyo pong kahilingan dito sa Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bonggalak naming pinarangalan ang alala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon nang maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang malimong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno
na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansa. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansan, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tumayo na po ang lahat. Pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, sumain niyo ang Panginoon at
sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tero, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay makita natin, narinig natin na pinagaling ni Jesus ang isang bingi na may kapansanan sa pagsasalita. Sa ebanghelyo kahapon, pinagaling din ni Jesus ang isang batang babae na may maruming espiritu. At alam natin mula sa iba't ibang bahagi ng ebanghelyo na pinagaling ni Jesus ang maraming tao sa lahat ng uri ng paghihirap at pinatawad ang maraming tao sa kanilang mga kasalanan. Naglalarawan lamang ito ng kalagayan ng tao. Mula sa salaysay na ito, sa mga ebanghelyong binasa natin, makikita natin ang kalagayan ng tao, ang kalagayan ng pagkasira at pagkamakasalanan ng tao. Mula sa ating sariling karanasan dito sa mundong ito at sa ating mga sitwasyon, ang lalaki man at babae ay patuloy na nagdurusa dahil sa mga problemang pisikal, psikolohikal, at espiritual. Ang larawan ng sangkatauhan ay ibang-ibang nakikita natin mula sa mga pagbasa sa aklat ng Henesis. Noong nakaraang Miyerkules at Huwebes, sa mga pagbasa na iyon, nakita natin, narinig natin na nilalang ng Diyos
ang lalaki at babae na mabuti. At ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Nang naayo, nilalang ng Diyos ang lalaki at babae nang naaayon sa isa't isa sa mga nilalang sa kanilang paligid. At nagtamasa sila ng mas malapit at malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag na may nangyari. Isang bagay na nakasira ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa orinal na kasakdalan ng lalaki at babae, dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoong Diyos. Ngayon sa ating unang pagbasa na binasa natin ngayon, ang simbolo o salaysay ng pangyayari ay ang kalunos-lunos ng pagbagsak ng lalaki at babae na nagdudulot ng gayong pagambala at pinsala. Ang tusong ahas ay nagtanong sa babae tungkol sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Nang siya ay sumagot sa kanya, sinabi niya sa kanya na ang Diyos ay nagsisinungaling sa kanya. Ito ay isang lumang halimbawa ng tukso na nag-uugat sa atin sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, palagi tayong hinihimok ng demonyo na huwag magtiwala sa Diyos, maghinala na hindi siya kumikilos para sa ating ikabubuti. At makakamit natin ang isang mabuti ayon sa ating sariling kakayanan at sa pamamagitan rin ng ating pagtanggi sa salita ng Diyos. Dagdag pa ng ahas sa babae, ang iyong mga mata ay madidilat at ikaw ay magiging tulad ng Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ngunit sa katotohanan, ang lalaki at babae ay katulad ng Diyos. Bakit? Dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. At alam nila kung ano ang mabuti at masama. Mabuti ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At masama ang kumain sa ipinagbabawal na bunga. Ang talagang sinasabi ng demonyo sa babae, sa lalaki at babae, sila ang magdesisyon para sa kanilang sarili kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Minsan karamihan sa ating mga anak, lalo na sa nagdadalaga, nagbibinata, ayaw nang makinig sa kanilang mga magulang. Sasabihin nila palagi, "Ma, ano ka ba? Alam ko na ang tama at mali. Ma, ano ka ba? Paulit-ulit ka na lang para kang sirang plaka." Ayaw makinig sa magulang. Ayaw sumunod sa magulang. Gusto nilang sila mismo
ang magdesisyon sa kanilang bagay, sa kanilang buhay. At kung minsan ay humahantong sa hindi mabuting desisyon, kagaya ng ating unang magulang na sina Adan at Eva. Ito ang malaking kasinungalingan na laganap sa ating mundo ngayon. Maraming tao ang ayaw talagang malaman kung ano ang mabuti at masama, at patuloy na gumagawa ng kanilang sariling desisyon. Ayaw nilang sundin at hanapin ang daan ng Diyos, lalong-lalo na nang may pagpakumbaba. Nakakalungkot kung ano ang ating nakikita sa mundo at gayon din sa ating sarili at mga puso. Hindi natin ninanais na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama upang magpasya para sa ating sarili kung ano ang mabuti at masama. Mga kapatid, tayo ay nilikha, ginawa ng Diyos ayon sa kanyang larawan, at ipinangako ng Diyos na tayo ay lubos na makikiisa sa kanya sa langit kung susundin lamang natin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga pamamaraan. At ito ang nais ng Diyos, na maging katulad ng Diyos. Ang kasinungalingan ng ahas ay ang kasinungalingan ng ahas na maari tayong maging kapariho ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi sa Diyos at paglalagay ng ating sarili sa kaniyang lugar. Ito ay tunay na nakakabaliw, dahil tayo, kung titingnan natin, tayo ay nilalang lamang ng Diyos. Tayo ay nilikha lamang ng Diyos. Hindi tayo ang lumikha ng ating sarili. Ang ebanghelyo natin ngayon, si Jesus ay naparito upang muling ibalik ang ating dating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang dating unang relasyon ng ating unang magulang na si Eva at Adan ay malayang nakipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos bago dumating ang kasalanan. Kaya nang dumating si Jesus, nung naparito si Jesus, pinagaling niya ang maraming may sakit. Inayos niya ang ating nasirang kaligayahan. Dala ng ating pagsuway at paghahangad sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin upang palayain tayo mula sa mapangwasak na kasinungalingan ng mga kaaway. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal
Na mal ko mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo, si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi nang may pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa iyong kagandahan, Lord, narito ang aming may-alay. Mula sa lupa at luma ng aming pagkawang pinamahalaan at magbibigay buhay. Kami sa harap mo, alak at tinapay, alay namin sa iyo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng salibutan. Sa iyong kagandahan, Lord, na rito ang aming may-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak nito sa inyong binigay, Spirit. Alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpangindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya
ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nagiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Patpagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayaga ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailanman ikay pupurihin ko.
ko, mahal na poong Jesus Nazareno. Sama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oh, Jesus, Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus. Isa pong panawagan, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nitong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa 21 ng Pebrero, pagkatapos ng 5 ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday o Miyerkules ng abo, kinabukasan, 22 ng Pebrero. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tang ikaw ang aming mahalin habang inako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan na bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.